Kumustahin naman natin ang sitwasyon ng mga biyaheng probinsya sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao. May news to go si Mark Salazar. Mark. Hawi, kung matutuloy man yung kanilang pagtaya na mahigit 10,000 pasahero ang inaasahang dadagsa dito sa Araneta Bus Terminal, maaari daw siguro mamayang hapon pa yan hanggang mamayang gabi dahil ngayon yung huling araw ng pasok ng mga may trabaho. Pero ayon sa pamunuan ng Araneta Bus Terminal, kumpara nung huling taon, tila talaga manipis eh. Dahil last year, Wednesday din, ganitong mga oras, dapat makapal na yung biyahe. Either maraming magsa-staycation o maraming naka-uwi na sa kanilang probinsya nung weekend pa lamang ay hindi malinaw, pero sa mga oras na ito manipis ang pagdating ng mga pasahero. Ganun din yung madalang na pagdating ng mga bus, yan ang problema hawi dito dahil nagkakaroon ng delay sa pagbalik ng mga bus sa kanilang mga biyahe. Kaya medyo humahaba yung paghihintay ng mga pasahero. Buti na lang at hindi ganun karami yung pasahero. Kung hindi, malaking parusa ang pagka yung nagkaipon-ipon dito, yung mga pagdating ng mga pasahero at yung mga mahaba, yung matagal na naghihintay na pasahero rito. Kasalukuyan pa rin narito yung mga help desk ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang DOTC nandito, ang Semana Santa tulungan na tungo sa tuwid na daan, at yung MMDA, meron din silang help desk dito, ang Red Cross at ang QCPD para mapanatili ang seguridad sa paligid ng Araneta Bus Terminal. Ganun din ang pamimigay ng leaflets para paalala sa mga babiyahe, hindi lamang sa kanilang mga personal na kaligtasan, kundi yung kaligtasan din ng mga iiwan nilang bahay kontra sa akyat bahay. Hawi? Yeah, Mark, sabi mo may delay sa pagbalik ng mga ibang bus, kaya medyo humahaba yung hintay ng mga ibang pasahero. Bakit daw nade-delay yung ibang bus? Yung mga nanggagaling sa probinsya, mayroong mga nagkakaaberya. Alam mo, hindi lamang naman kasi dito sa mga bus terminal, ano, mahigpit ang pagbabantay, maging dun sa mga bus stop na dinadaanan ng mga bus sa iba't ibang destinasyon, ay nagkakaroon ng mga inspeksyon. Ngayon, kung doon nahuli halimbawa yung bus, na pudpud yung kanyang gulong, o may problema yung signal light, o yung may ibig sabihin ay compromised yung kanyang roadworthiness ng bus, ay hinihinto ito yung biyahe, o kaya ay pinibigyan nito ng pagkakataon na magpalit ng gulong o magpalit ng ayusin yung kanyang mga side mirror, yung kanyang windshield na may crack, yung mga ganung bagay. Isa lang yan sa binabanggit nilang dahilan, bagamat hindi naman definite na ito ang nag-iisang dahilan kung bakit madalang yung pagdating ng bus dito. Meron daw talagang nagtatagal sa mga bus stop along the way at o kaya namin nata traffic sa mga probinsya, hindi naman sa NLEX o sa SLEX, kundi sa mga main road sa probinsya bago makarating dito sa Araneta Bus Terminal. Hawi. Yeah, Mark, at nabanggit mo rin na tila mas konti ang mga pasahero sa taong ito kaysa sa mga nakaraang taon. May sinabi ba yung mga otoridad dyan kung bakit? May theory ba sila kung bakit para mas konti ngayong taon? Nung weekend, meron din silang obserbasyon na medyo mas marami na yung umuwi sa probinsya. Pero hindi naman ganun ka-significant yung bilang ng itinaas ng mga bilang ng pasahero nung weekend para sabihin na wala nang uuwi ngayon o kung bakit ganito nakanipis yung bilang ng pasahero. Pero titingnan pa rin natin, Hawi, baka naman mamayang hapon. Hindi natin alam, baka naman marami ay sinagad yung pagtatrabaho hanggang ngayong araw na ito, hanggang matapos yung shift nila mamayang hapon, at magsabay-sabay naman ng dagsa. Kaya nga pinapaalala ng mga otoridad na kahit na ganito yung nire-report natin na maluwag, ay huwag magbaka sakali, pumunta pa rin kayo na mas maaga, lalo na kayo may mga bagahe. Magbigay kayo ng allowance, ng time para ma-inspect yun yung mga bagahe. I-expect nyo na baka humaba rin yung pila mamaya sa inspection pa lamang papunta ng terminal. Yan ang paalala pa rin ng otoridad sa mga pupunta pa rin may planong bumiyahe. Okay, maraming salamat, Mark Salazar, na nasa Araneta Center Bus Terminal, Cubao.